Hi guys, this is Anna Kay Villalobos. It's actually the first day of the year, January 1, 2024, and I think it's time for my best of 2023. Simula muna tayo guys sa makeup. You all know how I use daily talaga yung ating tune-up sun serum cushion and of course, nasa Pilipinas tayo. Pag lumalabas ako, tapos gusto ko na mas put together, nagpa-powder ako. But ako ha, personally, mas gusto ko yung look ni tune-up cushion na hindi gaanong powdered. So when I do, these are my favorite powders. Nakikita nyo naman na ang dumi nila. Lalabas ako, naglalagay ako ng concealer dito sa ilalim ng under eyes. And I use this NARS Soft Matte Advanced Perfecting Powder in the shade Cove to set my under eyes. Only for the under eyes. Dahil lang ako ay nag-concealer. As in, talagang hit pa niyan. This is a very, very lightweight powder na may konting coverage. Ang maganda pa dito, kahit laging nag-crease yung aking under eyes. And guys ha, wala pa akong nahanap na concealer na hindi nag-crease sa akin. Minsan kasi, sinisisi natin siya sa product. Pero geographically, tingnan niyo under eyes nyo. Kung sobrang lalim talaga niya, napaka-imposibleng hindi mag-settle kahit paanong gawin yung pag-set dyan. So ako, tanggap ko na yon. But at least, I found yung mga ganitong klaseng powders na hindi nakakadagdag sa crease na aking mga mata. Saktong-sakto itong Cove na ito for that, ano bang tawag dito? Brightened look. Pero parang one tone lighter than my face ito. Now, for the rest of the face, if lalabas ako, para lang alam nyo yun, mas lalong lightweight yung ating tune-up sun serum cushion. I use this one from Guerlain. Ay, ayan, mas kita nyo na ngayon. But, ganyan siya. This is the, ano nga bang pangalan nito? Guerlain Meteorites Compact. Huwag lang kayo magtaka na parang, ano ba yun ate? Blush ba yan? O highlighter na powder. So, you use this one by mixing all of the colors and pag minix mo siya na ganyan at nilagay mo sa likod ng kamay mo, para din siyang katulad nito. Pero mas translucent yung itsura niya as compared to this one ni NARS. Mas may coverage si NARS, kaya siyang nilalagay ko sa under eyes. But super duper lightweight. Kung lightweight ito, mas lalong lightweight ito. Yun nga lang, mas less nga ang coverage, as I have told you. Grabe, every time alam niyo yun, bubuksan ko to, as in ganyan lang. Iganyan mo lang yan sa harapan ng mukha mo. Sobrang bango talaga, guys. I'm not a fan of like super highly fragrance products, but siguro dahil nga yung mga ginagamit ko ay walang fragrance, pag binubuksan ko to, nakaka-uplift naman ang mood. Ito yung version niya na loose, tapos ikaw yung magdi-dip ng brush mo dyan, nakatingkan siya. Pero pag nagmamadali ka, and most of the time, bago ko matapos ang makeup ko, nandito na yung anak ko, parang matatapon at matatapon yun. Buti nag-come up sila ng ganito. Trusty powders. Super na-enjoy ko talaga sila. This is the Pili Ani Lip Balm. This is from a local beauty brand that uses Pili Oil or Elemi Oil. Grabe, sobrang gustong-gusto ko to. It's a lip balm na nakaka-moisturize and supports yung mga local Pili farmers. This one is also available dun sa may mga shade. It's just that ang may minty flavor lang ay yung walang kulay. Itong may mga kulay, wala siyang mint na kasama. So, yan. Sana gumawa sila ng ganito na may mint din kasi ang sarap-sarap sa feeling ng pagka-mint niya. Actually guys, not much for makeup kasi nga, kadalasan ang ginagamit ko ay yung mga dinidevelop naming products. Isa pa sa masasabi ko sa inyo is that hindi na lang magiging skincare makeup si Arcadia. Mag-expand kami ng range. I have been testing so many. Body care, hair care, anything beauty related. And syempre, sa sobrang dami kong na-try, may mga nagustuhan ako. Ito, hindi ko talaga akalain na magugustuhan ko to. This is a body scrub. And ito ha, guys. Nakapag-try na ako nung mga body scrub that you can buy from Watson's. Feeling clean after mo gamitin. May mga ganyang sensation silang lahat. Especially if they are really effective. But this one sets the bar high. Hindi kasi ako mahilig sa mga mananamis na amoy ng mga products. Yung mga gourmand, ganyan. But most kasi ng mga scents ni Sol de Janeiro are sweet. So, medyo iffy akong gamitin. But I have to try. Kasi nga, ang ganda ng reviews nito. Akala ko magugustuhan ko yung lotion. Kasi yung Bum Bum or Boom Boom lotion, sobrang ganda ng reviews. So, dahil nag-try ako nung, trinay ko na rin yung ibang products nila. Nung unang beses kong ginamit, sabi ko, hindi ko magugustuhan ito. Kasi yung kanyang mismong mga beads, hindi siya ganun karami. Nasanay kasi ako, yung mga locally available, pag dami ng beads, pag effective, diba? But guys, pag ginamit nyo talaga siya, tapos hindi nyo kailangan mag-effort eh. As in talagang ipatong mo lang yung scrub, hayaan mong gawin niya yung work niya, pagkatapos mong banlawan, there's magic in this one. Pag binanlawan mo kasi yung mga ibang scrub, feeling clean ka lang, tas malambot din naman yung balat mo. Ito, pag binanlawan mo siya, para ka na rin nag-lotion after. Ang hirap i-describe. Kailangan mong gamitin para malaman mo. Akala ko, okay na akong bumili ng mga mumurahin na scrub lang or yung mga affordable scrub na nasa market natin. Kasi, ano lang naman ang scrub? Panglinis, extra layer of exfoliation.
Pero ito talaga. As of this moment, this is already in my cart. So, nag-place ako ng another order and tinitipid ko siya dahil may kamahalan talaga siya. At hindi ko pa sinasabi yung name niya. This is Sol de Janeiro's Bomdia Body Scrub. 10% AHA BHA Resurfacing Complex plus Crush Maracuja Maracuja Seeds. It's a retexturizing body treatment that instantly resurfaces to reveal smooth, radiant skin. Totoo talaga sa smooth. Sobrang smooth talaga. This is the first of its kind na nagamit ko na ganun ka-smoothing sa... Smoothing ba yung tawag dun? Basta ganun kakaiba yung feels after mo gamitin. Now, syempre, nag-scrub ka, diba? Ngayon naman, mag-moisturize tayo. As we speak, meron ako mga na-approve na Arcadia Beauty na body care products. Pero pakita ko na rin sa inyo how we were able to come up para alam nyo kung ano yung mga pinagkumparan ko sa kanila. And syempre, kailangan kong gagawa ka much better dun sa nagustuhan mo. So at least you guys have an idea, diba? Unahin na natin to. Kasi this one, wala masyado sa market. This is the Physiogel Red Soothing Cica Balance Plus AC Body Mist. So it is a body mist na isispray mo lang sa katawan mo na ganyan. Para lang siyang tubig. Pero pag blinend mo na siya na ganyan, namo-moisturize yung balat mo. Para siyang sobrang nipis na lotion, na matubig na lotion. Pero meron siyang effect. So, kung hindi ka mahilig sa lotion, I think you can check out yung mga body mist. Si X kasi Physiogel talaga ang gamit niya for his lotion. Nag-change na ako ng mga Aveeno, Cetaphil, ano pa ba mga na-try ko. Nag-try din ako ng Bioderma, Dr. Barbara's Term, mga ganyan. Tinest out ko na sa anak ko and pumabalik-balik talaga kami sa Physiogel. So, when I saw this one, sa Korea ko nga pala ito nabili. Sabi ko, itatry ko. Pag nagmamadali ako, after ko mag-shower, pagkatuyo ng katawan ko, ito agad yung sinispray ko para ma-absorb ng ating skin. Kasi diba, after mong maligo, nasi-strip off siya ng body oil, so mas mabilis maka-absorb yung katawan mo o yung balat mo. Ang bilis lang. Tapos pag nagdamit ka, hindi siya malagkit. But if you need more moisturization, ito ang masasuggest ko sa inyo. Ili yun. Kunti na lang ang laman nito. Imagine, naubos ko ito. This is a 334ml bottle. It's a ceramide ato lotion that supposedly helps with your skin barrier. For me, this is in between heavy and light. Pero kahit ganun, iba yung level ng moisture na naibibigay niya sa balat mo. That even on the next day, ha? Halimbawa, ginamit ko siya ngayon bago ko matulog ngayong gabi. On the next day, pag ginawa ka mo yung balat mo, ang lambot pa rin talaga ng balat mo. And sabi dito, age-free. And vegan siya. Hindi ko alam kung anong meron dito. But ang alam ko ay maraming wala dito. Kaya siya tinawag na age-free. Innovation ngayon is that they already remove yung mga alam nila na in the long run ay makakasama sa balat mo. Maaring sa short term may makikita kang effect, pero pag ginamit mo ng pangmatagalan, hindi na okay sa balat mo at marami palang ingredients na ganyan. Even the body wash, wala na nga lang ako kasi naitapon ko na ay sobrang ganda nitong Ilion brand na to. 7 free ata at 8 free yun. So dun sa amin sa Arcadia Beauty, meron din kami mga ganito. Actually, yung isang body wash namin, that is 9 free pa nga. Kasi syempre, may mga development, may mga nadidiscover na mas maganda kung tanggalin na lang. At least alam nyo kung saan namin ibinasi yung ginawa namin. Ngayon, usapang buhok naman. So, spray siya na ganyan, may nozzle, and isispray mo siya sa anit mo, sa scalp mo. And pag sinispray mo siya talaga, ang lamig-lamig niya. Alam niyo yung minsan, lalabas ka sa shower na parang feeling mo, nakalabas mo pa lang ng shower ay pinapawisan ka na. Ang una kong ginagawa pagkatuyo ng buhok ko, inisispray ko agad siya sa scalp. Sobrang may cooling effect, and habang nagiget ready ka sa loob ng banyo nyo, feeling refresh. Kahit medyo nagsisimula na lumabas na naman yung pawis mo, ang lamig-lamig niya sa scalp. And ang sabi dito, this is an anti-hair loss tonic. Ang dami kasing naglalabasa na ganito, hair loss tonic. I just do not know how effective they are. Pero ako, napapansin ko with this one, yung parang mayroon na talagang mga tumutubo na maliliit na buhok. Hindi ko alam kung talagang Jew lang na may tumubo dyan. Pero this one, I really like the feeling. And pansin ko ha, if I use this siguro mga twice or thrice in a week, mas nalilis yung aking dandruff. Yung dandruff ko kasi guys is depende sa panahon. Pansin ko pagka pumupunta ako sa mga places na malamig o di kaya lumalamig yung panahon, nagkakaroon ng sobrang maliliit na dandruff and ang katikati nila. This one really helps with that. Kasi pansin ko, pag nagbablock ako na ganito, mas less yung nahuhulog na dandruff. Wala na akong ginagamit na iba na anti-dandruff shampoo or treatment. Ito lang talaga. This is also as well made in Korea. Kadalasan ng mga natatry ko are made in Korea. Medall RCP Anti-Hair Loss Tonic. So, balitaan ko kayo kung marami pang tutubo sa buhok ko dito. But yun nga, isa sa mga ritual na ginagawa ko pag naliligo. Ito, usapang pabango. Alam ko na meron kaming all-covered na body mist. But then, syempre, gumagamit din naman ako ng mga ibang brand
and dito sa tabi ko, yung mga madalas kong gamitin. This is a fairly new one, pero nakita nyo ba yan? Fairly new, pero ang dami kong nabawas kalahati na. This is the Jo Malone English Pear and Sweet Pea. For the longest time, si Free siya yung ginagamit ko. I had countless bottles of that one. And nabibili ko lang mga time na yon sa ibang bansa, nung mga wala pang Jo Malone dito. But this one is a very, very nice variation to your English Pear. Ang bango-bango niya. And akala ko nung una, hindi ko magugustuhan kasi si Sweet Pea, medyo matamis na siya for me. Pero nung in-include siya doon sa pear, sa pagka-citrus ng pear, perfect. Hindi ako magaling mag-describe ng mga scents. But this one is very, very fresh. If you're looking for a light cologne to start your year, you can try this one from Jo Malone. Another one, although ang nandito lang sa akin ay yung travel size, I have the big size for this one, is yung Celine La Pugnu. Hindi ko alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko doon. But yun nga, ang nasa akin lang ay itong refill because I have the bigger bottle in my office dun sa lagayin talaga ng perfume collection ko. Pero ang ganda rin itong maliit na version na to. Ito kasi yung madalas kong dalahin sa loob ng bag. Hindi ko alam pero yung amoy ng lapunyo, na-associate ko talaga with luxury. Without shouting na mahal ako or flashy, ganyan. Hindi siya flashy na amoy. Hindi siya parang nadaanan mo, ano yung amoy na yun? Hindi siya ganun eh. It's more of pag may kausap ka, tapos maya-maya, may naaamoy ako. Parang it grows on you. Ang bango no, parang amoy ang mahal naman nun. Ano kaya yun? Yung makakurious ka kasi hindi mo siya basta-basta maaamoy sa iba. Hirap i-explain, basta yung scent na yun, love on you. Ito, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na talagang paboritong-paborito ko siya. Natatawa nga lang ako kasi mayat-maya may mga nagtatag sa akin ng mga resellers and minsan ako pa yung tinatanong mga tao, ate, pabili. Hindi po ako nagtitinda nito, pero ako ay isang masugid na tagagamit talaga. These are the Lululemon belt bags. Yung iba, ginagamit na nakaganyan. Ako, because I have my toddler, I really use it as a belt bag. Hindi ko karga yung anak ko, nakaganyan lang siya sa akin. And pagkakarga ko siya, iikot ko lang siya. Nasa likod na yan. And wala nang parang sagabal sa pagbuhat sa anak ko. Pero kahit sobrang favorite ko siya, guys, I was able to stop myself from buying different colors. Although mura lang naman ito, no? Meron lang akong black and gray. And that's what I just truly need. Kaso meron akong biniling isa. Recently lang, ngayong December lang, ha? Para siyang fleece na ganyan. Ito, nandito lang naman sa gilid. Ayan, fleece naman siya. And gold ang kanyang hardware. Naks. But itong dalawa kasi na to, yung madalas ko talagang ginagamit. Kasi madaling i-partner sa outfit. Kahit naka-dress, naka-shorts, naka joggers or anything talaga, pwedeng-pwede mong gamitin. Yung ease of use talaga yung number one na gusto ko dito, other than madali siyang style. This is actually the 1 liter size and merong 2 liter. Wala pa ako noon. So, para sa mga hindi pa nakakakita kung anong laman nito. So, ganyan ang itsura nitong pinaka-belt bag. At flat na flat yan pag walang laman. Ang dali-dali kasi niyang buksan. Yung zipper nito, never ako nagkaroon ng problem. Sobrang nagsaslide lang talaga na kahit si X, yung anak kong 2-year-old, ay madaling nakakalkal ito. The zipper is plastic, yung pinaka mga ngipin ng zipper, and then metal yung kanyang pinakatag. Gaya sa reason na yun, paglalabahan mo siya, and nalabahan ko na both of these bags, ha, hindi siya mga ngalawang. Kasi plastic yung mga ginamit sa kanya. So, pag inopen mo, ito yung harapan, di ba? Meron siyang dalawang parang compartment na mesh lang, na ganyan. Sometimes, I put my IDs here, nandito yung mga lip tint, yung Tiger Balm, and then dito sa likuran, kung nasaan yung nakasulat na Lululemon, isang malaking pocket. So, nung nagtatravel kami, nandito naman sa likuran yung passport ko, o di kaya, sometimes my phone, but most of the time, hawak ko lang naman yung phone, so yan. If you're also curious, kasha ang cellphone dito, ha? This is the 15, and ayan. Actually, pag pinood ko, ayan lang ang 15 ko. And may space pa. And alam mo, napupuno ko talaga ito na pumuputok-putok talaga siya. Marami kang mailalagay. Last compartment, yung zippered compartment, nandito naman sa likuran. Ayan. Another thing that I love with this one, sobrang bilis i-adjust talaga nitong kanyang strap. So, magiging demo muna tayo dito, ha? So, for example, ilalagay ko siya na ganyan. And, gaganito mo lang, oh. Yan. Ayan. Tapos, hilain ko lang dito. So, ito, meron siyang garter like that. From nandito sa harapan, tapos daladala ko na yung anak ko, mabilis ko lang siya maigaganyan. Without wrinkling my clothes, without, alam mo yun, the struggle, mabilis lang siya. Kahit si X, pag magpapabuhat na siya, ginaganyan niya lang yan. Pero ito ang isa sa rason why I was never really able to really make use of my designer collection. So, for this year and yung past year, hindi ako gaano nakakagamit ng mga bags ko. And it's okay, nandiyan lang naman yung mga yan. Uy, dahil nandito na rin lang yan.
panty wipes. Lahat ng mga bed bag ko ay may laman nito. And every time aalis ako, dala-dala ko ito. Sobrang ganda ng wipes na ito at super mura lang. This is the Watson's Love My Skin Antibacterial Cooling Cleansing Wipes that kills 99.99% germs. And mint scented siya. So ang ganda rito, nalilinis niya na yung kamay mo tapos parang may cooling effect pa siya. And na-discover ko ito from a friend. Sana lang maglabas sila nung malaking version na pwede kong ilagay dito sa vanity or di kaya dun sa labas namin kasi ito, parang nakikita ko pa lang yung mga ganito maliliit. And you can buy them in packs of 3. Isushoot ko na, okay mo, nandito nga, 2 piraso pa na ngayon. Kasi paubos na isa, so naglagay na ako na isa. Grabe tong bag na to. Kaya kong umalis nang ito lang ang dala kong bag and kaya ko siyang i-partner kahit saan. This is the Celine Triumph teen size ata ito. Lagi siyang mukhang bago. It keeps its shape. Ang ayaw na ayaw ko lang talaga dito ay yung paano siya i-open. Kasi ewan ko ba, mas puno, mas mahirap siyang i-open. Pero ang ganda kasi talaga, very classic yung design niya. The way that you open this, ipipress mo siya dito. Tapos, iaangat mo na ganyan. This is the perfect size for me, yung isang size. Masyado na talagang malaki for my body frame. Tapos pag ibabalik mo, isa-slide mo lang yung lock niya na ganyan. Huwag nyo lang pupunuin kasi mas puno, mas mahirap ma-press yung button dito. Isang button lang naman na ipipress mo and then aangat na yan. Inside, we do have one zippered compartment. Tapos yung isang manipis na compartment dito sa harapan. Dito ko minsan nilalagay yung passport ko or pag may mga papers or wipes dyan. Pero spacious din yung loob. So kung ilalagay ko ulit ang cellphone ko, ayan siya. Ganyan pa ang space niyan sa loob. Buti na lang naka-on yung flashlight. Mas kita ninyo. Hey guys, meron pa palang isang compartment. Pero hindi ko nilalagyan kasi baka masira. Ayan, meron pa siya dito na manipis lang. Pero alam nyo, napira to sa bag ko. Kasi ang ginagawa ko pag umaalis ako is naka yung cabin luggage and nilalagay ko lang siya dito sa dust bag pag hindi ko pa ginagamit. Tapos pag land, saka ko lang siya gagamitin pagka wala na akong dala mga luggage. Pero it really keeps its shape. I got this one from Paris, so mas mura ko siyang nakuha kasi nga, sobrang laki talaga ng difference when you buy from Paris pala sa ibang mga areas. Pero again, pupunta ka ba lagi ng Paris? So kung hindi, bumili ka na lang kung saan mo pwedeng bilhin. And because I love this one, nanganak ito ng isang size pa na sobrang cute na nakita nyo sa haul ko probably the video before this one. Tama ba? Ang tagal-tagal ko na kasing gustong bilhin yung Celine na classic na box bag or hindi ko alam kung anong pangalan nun. Iba pa yung ginagamit nilang logo before. Mas simple, mas walang logo yun. Pero sabi ko, maganda ba talaga siya? Kasi meron na ako ng Hermes na Constance, so hindi ko binibili. But when this came out, binili ko na siya. If I were to choose nga ha, between the Hermes, Constance, and then this one, I'll be choosing this one. For me ha, mas bang for the buck and mas ganda talaga siya. Yung huli ko ngang trip, I think, yung sa Hong Kong, ito lang ang dala-dala kong bag. Okay, another bag that I can reco. Ang ganda sana nung Goyard na mga bag, yung St. Louis, kasi nga, kahit anong gawin mo, hindi siya gaanong nasa scratch, mabilis linisin, madulas, para talaga siyang literal na designer eco bag na pag hindi ko ginagamit, naka-flat siya sa maleta ko. Pero ang hirap na gamitin pag punong-puno na. Siyempre, kaya mo nga gustong malaking lagayan para marami kang mailagay. Pero pag marami kang inilagay, ang sakit talaga niya sa shoulders. Sobrang nipis kasi talaga nung strap. So, hindi siya meant para punuin. So, this one, when I discovered this, ito pala, nandito rin pala sa loob. Ito yung sinasabi ko, guys, na isa. St. Louis. I have it in the white one and then yung yellow ko ay binigay ko kay inay. Ang hirap lang pag mabigat na. Buti na lang I discovered this one and sobrang cute talaga niya. Lately, I've been into green and alam nyo ba, naswerte pala ngayon ang green sa Year of the Green Wooden Dragon. Tama ba? Pero hindi ko sinadya yun. Talagang last year ko lang siya binili. This is the Villette. I'm going to put the name. Again, hindi ako magaling when it comes to the names. Ayan siya, guys. Makapal yung strap. So when you put it on your shoulder, tapos mabigat ang bag mo dahil malaki yan eh. So marami ka talaga mailagay. Lalagay dyan. Hindi siya kasing sakit noong St. Louis. Si St. Louis pwede yan. Kunyari pag mag-aan-gaan lang yung mga isushoot mo sa loob. Pero pag mabigat na, ito talaga. Ang cute pa nung kanyang ano ba ito? Pagbayan, French Bulldog. Basta ang cute lang niya. Ito yung madalas kong gamitin whenever I travel. Pag hindi ko siya ginagamit, naka-fold ito sa loob ng aking cabin luggage. Tapos pag in-unfold mo, wala makikitang gusot. Maganda pa rin siyang tingnan. Yun ang mga gusto ko naman sa Goyard. Kasi nga, very low maintenance tong mga bag na ito.
And before we end yung mga bag na area ng aking favorites, if you are looking for a cabin luggage, I highly recommend this Rimowa, o Rimowa daw palang tawag doon. Cabin luggage. Kulay itim siya, tapos meron siyang sleeve sa labas na kung meron kang laptop na hanggang siguro 15 inches na laptop kasya sa kanya. Pero it fits 13, 14 comfortably. Since nasa cabin luggage siya, hindi mo laging buhat-buhat dito sa shoulder mo yung heaviness ng iyong laptop or sa backpack. Kasi nga itutulak mo lang. Tapos kung kailangan mag-security check, i-open mo lang yung sleeve, tapos kukunin mo yung laptop, ipapatong mo, sobrang dali. Dati kasi talagang tote bag ako, tapos backpack. Hirap na hirap ako magbuhat ng laptop ko. When I discovered this one, it's a recommendation from my nina. Nakita ko daling-dali siyang gamitin. Buti na lang bumili talaga ako because it really changed the way how I travel. Di ko na pinahihirapan yung sarili ko. Lahat ngayon, kung kaya kong itulak, itutulak ko lang. Tapos nauupuan pa din ang anak ko. Another plus, di ba? Pero hindi siya meant na upuan katulad ng mga aluminum na Rimowa luggage. For me, yung ibinayad ko doon ay sulit na sulit talaga. So if you're looking for one, yan ang marirecommend ko. Ito naman, nothing in particular, pero ano to, tip na ibibigay ko sa mga madalas magka-UTI or tamad uminom ng tubig like me. Never na ako ulit nagkaroon ng UTI attack kasi nga siguro nabago ko na yung aking lifestyle na hindi gaanong umiinom ng tubig. Simula nung nagbuntis ako, pansin ko every time gagamit ako ng straw, mas napapadami ako uminom ng tubig. So guys, ayan ang technique. Have a bottle that has a straw. So ito lang yung nandito ko sa gilid, kaya nakuha ko ito. Ito ay from Starbucks. So ito yung sa ano nila, ano man tawag dito? Christmas ba to or holiday na ganyan? Nandito lang to. I have yung Stanley ko na may straw na ganito. Anything na may straw, nothing in particular. Kailan to nandito for my iced coffee dahil may coffee machine ako dito sa gilid ko. So ang tagal-tagal kong, alam niyo yun, nagsasuffer from UTI kasi nga napakatamad kong uminom ng tubig dahil ayoko yung feeling na para ako nalulunod sa tubig pag umiinom. So straw lang pala ang katapat ko. Sa linya naman ng mga habit na na-create ko other than using straw is using planner. Grabe, 34 years old na ako kung kailan ako nakakompleto ng buong planner na isang taon. I'm so so proud of myself because nakatapos ako ng planner, guys. So ito kasi yung refill na ginamit ko from last year and ang laki nang naitulong nito sa akin, creating habits, creating a better routine. Siguro kasi ganun yung klase ng pagkatao ko. Pagkatao! I really need to write yung mga kailangan kong gawin kasi medyo makakalimutin talaga ako. Even my workout routine ay nakasulat dito. Pero guys, don't expect na alam nyo yun. Ang cute si maraming mga stickers. Sobrang schedule lang talaga because I got this for the sole reason of planning my life. Minsan kasi masyado na tayong nakafocus na pagandahin lahat. Wawala yung essence. Ang essence niyan ay para maplano mo yung buhay mo. But if you can do both at talaga magaling kang mag-design, go ahead. Nanonood ako ng mga ganong klase ng mga video sa YouTube and it's very relaxing for me. It's just that I don't want to pressure myself na pagandahin at pakitsihin ito. Tapos, kalahati lang pala ng taon yung matatapos ko. Bumili ulit ako ng refill and ayan siya, nailagay ko na siya guys dito sa loob. Wala akong magawa at nagkaroon ako ng sakit during Christmas. Ito yung ginawa ko. So this one kasi starts at December 4. Kasi yung mga schedule ko naman for December nandito naman talaga eh. So sabi ko, walang mangyayari dito sa space na talagyan natin ang mga photos. But come January, like today, hindi na ako maglalagay ng photos dito. Lahat ay schedule. All of the photos I'll be putting dun sa undated planner na binili ko. Feeling mo, sobrang overwhelmed ka sa lahat nangyayari ng buhay mo. Try to plan. Like, di naman kailangan na pag isinulat mo, saktong-saktong mangyayari on that day. Maraming mga schedule ang mapapospone, madedelay. And nasaksihan nyo ng planner na to, yung mga delays, lahat na yan. Pero okay lang kasi at least meron kang kumbaga overview kung saan ka papunta. For me, this is my safe space para makita ko na organize yung mga ginagawa ko. Planner cover is from Goyard. So ito na siya for life and nire-refillan ko na lang yan. That I have my partnered Goyard din na pen. Ito, medyo huli na to sa taon na to. But I got the Ray-Ban Meta Glasses and this one is Smart Glasses. If you are someone na mahilig mag-document ng kanyang mga ganap sa buhay through photos, videos, this one is for you. Pwede mo lang sabihin na, okay, nagsa-start up pa lang siya. Hey Meta, take a video. Ayaw niya. Wait lang, di pa ata nakakonect. Nagtataka ako, ayaw niya mag-connect kasi nag-a-update naman pala siya. Hayaan muna natin mag-update dyan. But I got this one in the matte black and transition lens. So yung transition lens, pag nasa indoor ka, puti lang siya na ganyan. Pero pag lalabas ka, nagda-darken yan. Hindi lang kasing itim o kasing dark ng mga sunglasses, but sapat yon to cover your eyes from the direct sunlight. Meron siyang camera and ang na-amaze ako dito, yun nga, bukod sa pag-take ng photos and videos na hands-free ka. So utin mo lang yan,
ko sabihin mo, hey Meta, take a photo or record a video, diretso na yan masisave sa cellphone mo. You can play music with this on. And akala ko, pag nag-play ka ng music dito, maririnig siya ng katabi mo. Medyo konting-konti kung sobrang lakas na. Pero grabe, parang talaga naka-earphones na walang feeling na parang, ako ha, hindi ko kaya mag-earphones sa matagal. Nasasaktan talaga yung tenga ko. Feeling ko, lahat ng earphones na tinatry ko, kahit pa yung AirPods, ay masyadong malaki para sa tenga ko. So this one, I truly enjoy nakapag-play ako ng music without yung nakabara sa tenga ko. Sobrang aliw na aliw ako with this one, especially if lumalabas kami tapos may toddler ako. Gusto ko mag-take ng photos and videos from my point of view, but then I have to hold my child, of course. So sobrang laki ng tulong nito, guys. Super duper nice. Alam ko, in the far future, mas gagrabe pa yung maraming mga may i-add silang features, pero dito pa lang, masaya-masaya na ako. Although I must say, may kabigatan siya than usual Ray-Bans kasi nga may mga tech na inilagay sa loob, may earphones, may camera, pero for me ha, sulit yung pagkakabili ko dito. Especially if you love documenting yung mga moments mo with your family without yung parang nakaposes yung kamay mo sa cellphone mo dahil lagi mong hawak yung cellphone mo. Pero na kung hindi pala nasama, actually kasi nag-film na ako ng favorites video, hindi ko na-upload yung favorites video na yun. Pinagandaan ko pa man din yun, tapos hindi ko naman na-upload. Pero itong treadmill na to, hindi ko madadala dito dahil nasa office ko. It's a foldable treadmill and akala ko nung una hindi siya tatagal kasi nga 'di ba foldable treadmill, tapos baka pagtakbo ko doon masira agad. Pero sobrang na-enjoy ko itong foldable treadmill na ito. Hindi siya pinakamura and hindi rin siya yung pinakamahal na treadmill, but it really encourages me to do my exercise kahit nasa loob lang ng bahay, tapos hindi siya nagte-take up ng so much space. Yun yung pinaka gusto ko sa kanya. It's a King Smith walking pad and yung walking pad niya is meron pa rin siyang railing sa harapan kasi hindi ko kaya yung mga walking pad na yung walang hawakan sa harapan kasi feeling ko madadapa ako or habang nanonood ako mapapasobra ako ng lakad sa harapan. Sobrang laki pala ng help din sa katawan ng paglalakad. Ako kasi sobrang tamad kong maglakad, guys. And if you can, try to start with 5-minute walk, 10-minute walk. Ganun lang ako nagsimula. Hindi ko na alam kung kaya kong i-push pa, but hanggang 30 minutes lang talaga ako sa treadmill. Hindi ko na kaya. I listen to my Kindle, my Audible habang ako ay naglalakad para ma-entertain ako. Pansin ko, whenever I do my walking, I feel less bloated, mas maliit yung chan ko, and mas nagsi-circulate o mas pinapawisan ako kasi yun lang yung only way na papawisan ako, yung maglakad ako. Yung honest, nakakatamad naman talaga mag-exercise. So, yung first few minutes, 3-5 minutes, ayaw mo yan. Pero pag dumating ka na sa mga 10-minute na mark, para ang sarap ng feeling. So, don't wait na ma-feel mo na motivated ka kasi hindi mangyayari yun. Motivation only comes when you keep doing things and you see konting results. Promise, try mo lang 5-10 minutes lang and ang laki na nagagawa niya. Hindi mo kailangan mag-exercise ng malala kasi never ko namang ginawa yun, guys, during my weight loss. Takad lang and then a few stretches, konting pilates, ganyan. Hindi ako nagbuhat sa gym, but feeling ko ha, ngayong taon, I'm going to try to include weights. Kasi nag-start muna ako dahil nga wala akong ka-exercise sa body weight ko muna. Matagal ako hahawak ng weights kung sa katawan ko nga bigat na bigat na ako o hindi ako komportable. So yan, binigyan ko yung sarili ko ng nitong 2023. Ngayon, let's see if kung saan ako papunta o matitigil na ako mag-exercise. But that is it for my favorites video. Alam kong may kahabaan ito, guys. Pero thank you sa pagtsatsaga niyong panonood. Thank you for joining me all throughout the years. Hindi ko na alam kung gaano katagal na ba ako nag-YouTube. Pero alam niyo, i-share ko lang to sa inyo ngayon. Mas nag-enjoy ako mag-YouTube. Mas relax ako when it comes to uploads. And nagagamit ko siya as my diary talaga. Ang dami kong mga moments na pwedeng balikan dahil nagtsaga akong i-document sila before. Lalo na nung simula ng pagkapanganak ni ex. Thankful ako na nag-vlog ako. And thankful din ako sa inyo kasi isa rin kayo sa mga motivation ko kung bakit ako nagbablog. But before I end this video, gusto ko lang kayong i-remind na huwag nyo masyadong i-pressure din yung sarili nyo for 2024. At ayan, naririnig nyo na si X. It's not always new year, new me. Pwede kang magsimula kung saan mo gusto magsimula or pick up from where you started. Every day is a new day. Hindi kailangang hintayin mag-new year para may ma-start na bagong habit. Yung ginawa ko last year, hindi naman ako nag-start ng January. Nag-start ako mga April, May na. Pero nagawa ko pa rin naman. Progress is still progress. Maraming salamat sa panonood. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Bye-bye!